Matapos ang halos isang buwan na ibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan nito sa NAIA. Ang taxi driver na nakakuha sa maleta, aminado raw na natukso nung una. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Tigatantay ko kayo. Ha? Okay, ito na po ang inyong Remoa. Halos isang buwan matapos mawala, naibalik na ang maleta ng negosyanteng si Maricor Flores na tinangay sa NAIA Terminal 3. Mismong ang misis ng taxi driver na tumangay sa maleta ang nagdala nito sa TV5 Media Center sa programang Wanted sa radyo ni Senator Rafi Tufo. Makakita na sa wakas ng alahas na milyones. Kaya naman di napigilang maging emosyonal ni Maricor. As you can see, wala hong gas-gas. Agad niyang binuksan ang maleta at inisa-isa ang mga gamit na nagkakahalaga raw ng 50 million pesos. Wala raw na wala sa kanyang mga mamahaling alahas. Bag, hikaw, relong, tantad na mga brilyante at pera. Can you confirm now that yes, all the contents are intact? Yeah, everything's complete. But... okay. Dahil dito, sa pamilya na mismo ng taxi driver, iginawad ni Maricor ang 1,000,000 pisong pabuya. Nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalo na talaga kay Senator Rafi. Ayon sa nagsauli sa maleta, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister noong gabi ng October 1. Inamin niyang natukso nung una ang kanyang mister na kunin ang naiwang maleta ni Maricor. Pero bandang huli, nakonsensya raw ang kanyang mister, lalo na nang mapanood nilang balita sa Wanted sa radyo at sa TV5. Dito na raw sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos para maibalik ang maleta. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung pagka-ano ng maleta nila. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong. Kumbinsido naman si Senator Tufo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa programa kong sa radyo yung sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisuli. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. May buwelta naman ang abogado ni Maricor sa mga nagsasabi online na scripted o gawa-gawa lang daw ang kaso. She was under so much stress at that time. Gusto niyang habulin yung tatay niya bago ma-intubate kasi ata pag na-intubate, hindi mo na makakausap. She was expecting na yun naman ang SOP, kukunin ng driver niya. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.